Magandang hapon po, Tatay Wendel. Ako at ang Ting Biyong ay bumabati po sa ng maligayang kaarawan sa special araw niyo po ngayon. Nawa ay ma-enjoy niyo po ang inyong po special na araw, kasama po ang inyong mga anak, pati ang mga apo. Kaya Tatay Wendel, sa inyong pong special na araw, meron po akong nais na ibigay na verse sa inyo na matatagpuan po sa Isaiah chapter 46 verse 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi: I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. To whom will you compare me? Who is my equal? Kaya Tatay Wendel, ang aming dalangin ay malusog na katawan at mahaba pang buhay. Taos pusong pagbati sa iyong ikawalumpong taong kaarawan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, mga tulong mo sa aming pamilya, at ikaw din po ang nagsilbing pangalawang tatay ko na nagatid sa akin sa altar nung ako'y kinasal. Kaya po, lubos na pasasalamat sa iyo at sa iyong pamilya, higit sa lahat sa puong may kapal na siyang nagbigay ng buhay. Nawa, bigyan ka pa ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, at matalas na pag-iisip. At masaganang buhay sa puo ng iyong mga anak at kanilang pamilya. Muli, happy birthday! Alam ko na hahaba pa ang iyong buhay dahil mahal ka ng Panginoon. Napakabait mong tao, maawain at higit sa lahat matulungin sa kapwa. Inko, salamat sa pagmalasakit mo sa amin noong malilit pa kami. Aming makakapatid, lalo na nang namatay ang tatay namin. Ikaw ang umaaruga, buwes buhay mong ginawang tumulong kay Nanay Kanday sa pagkain, pag-aaral namin sa elementarya. Inko, mahal na mahal ka namin. Walang masisidlan ang pasalamat ko sa iyo. Hahaba ang iyong buhay na walang sakit at mag-iingat ka palagi. Happy birthday ulit. God bless you. Happy birthday. At talagang ako'y natutuwa pag dumasapit yung birthday mo. Talagang isine-celebrate yan talaga ng iyong mga anak. Nga, great fathers deserve great birthdays, di ba? So, may you have a great birthday, Dad. Yun sa akin. Yun ang message ko sa iyo. At happy birthday. Enjoy. We are not getting any younger anymore. At we just pasalamatan lang natin ang Diyos sa kanyang ibinibigay na buhay sa atin. At we enjoy life, di ba? Okay. Happy birthday. Ikaw, tinta mo na palang kaarawan ngayon. Sana'y maging maligaya ka sa araw na ito, sama ng iyong mga anak dyan sa Manila. At sana bigyan ka pa ng maraming birthday na dumating sa buhay mo ng ating Panginoon. At bigyan ka niya ng isang malakas na pangangatawan. Sana'y dumating ang panahon na magkita-kita tayong lahat, mga kamag-anak. Maraming salamat at I miss you all. Thank you.
Happy 80th birthday, Tatay. Salamat sa lahat. Naway patuloy kang bigyan ng Panginoong Diyos ng kalakasan at kalusugan ng pangatawan at kapayapaan sa puso at isipan. Maraming maraming salamat sa lahat. At pag pinag-uusapan ng pamilya, saludo ako sa iyo, Tay. Kasi ikaw yung pinaka-the best, Tatay. Sa sipag, tiyaga, determinasyon mo para sa pamilya, yung dedication mo sa pamilya, bilib na bilib ako sa iyo, Tay. Salamat. Happy birthday. Happy 80th birthday, Tatay. We love you. Happy birthday to you. Sino nga ba si Ikay ang aming tatay? Si tatay ano yan eh. Sobrang sipag tsaka matyaga, lalong-lalo na sa trabaho. Yung tipong late na siyang kumakain para lang ma-accommodate yung mga client niya. Doon ako bilib kay tatay at doon ako saludo. At dahil doon, yun yung mga positive attitude na na-adapt naming magkakapatid wherein na i-apply namin sa aming trabaho. So tatay, happy 80th birthday. Ang wish ko lang sa'yo is stay happy and healthy and more birthdays to come. Happy, happy birthday, tatay. God bless. Ang naalala ko kay tatay, yung gitara. Kasi sobrang galing niyang mag-gitara, lalo na yung plucking. Ang galing din kumanta. Kapag ka nga may times na brownout sa gabi, magkakasama lang kami. Mag-gitara siya, tapos magkakantahan kami at magtatawanan. Happy birthday, tay. Naway maging masaya ka sa birthday mo ngayon. At magkaroon pa ng maraming birthday na darating sa buhay. Alala ko pa, nung bata kami, lagi mo kami pinapasyal sa Cubao, sa COD. Mga kapatid ko, sana maulit-uli yun na namamasyal tayong buong pamilya. Maraming po salamat. Happy, happy birthday. Yung moment na hindi ko makakalimutan kay tata, yung dinala kami, pinasyal kami sa COD, yun yung tuwing Christmas, di ba, umaarte doon yung mga totoong tao sa inaarte nila sa Bethlehem. Yun. Masaya yun, kahit na hindi naman kami kumain ng magara, basta sama-sama kami. Tuwing Christmas, naalala ko talaga yun. At nagpapasalamat ako kay tatay dahil experience ko yun, mapanood yung sa COD na yun. Yun yung moment na hindi ko makakalimutan kay tatay. Sa akin naman, yung isang bagay na hindi siya makakalis ay yung shades niya. So, hindi talaga siya sisipat pag hindi niya dala yung at suot yung shades niya. Yun. Yun lang. Kaya, happy birthday, happy birthday, tay! Sana maging masaya ka ngayong birthday mo. Okay, so funniest moment. Siguro wala pa eh. Pero yung memorable ko is every time na mamalingki kami na kami magkasama ni tatay. Matik yun, pag may suklik na less than 100 pesos, akin na yun. At saka lagi, may binibili siya lagi sa akin bagong shoes or bag. So pagdarating kami sa bahay, alam na, makikita ni nanay yung pinabili ko kay tatay. So magagalit siya, kasi nagpabili na naman ako. Okay, so tatay, happy 80th birthday. Stay safe and relax ka lang dyan. Okay, see ya. Bye. Hi tatay, dumating na ang araw na pinakahihintay mo. Alam ko excited ka. Ano daw yung bagay na nagpapaalala sa akin sa'yo? Una yung backpack, pangalawa yung shades. Tinawag kita sa backpack. Ba't lagi mong dala yan? At saka ang bigat-bigat. Kompleto laman yan. Sabi mo, may damit, gamot, mga dokumento, at mga bagay na kailangan mo. Yung shades naman, pag suot mo yun, naalala ko tuloy si MacArthur. I shall return. Poging-pogi ka doon. Ang dalangin ko, tay, ay maging masaya ka, umaba pa ang iyong buhay, at maging malusog. Sa araw na ito, sana mag-enjoy ka lang. Happy, happy 80th birthday po. Maraming salamat. We love you. Hi pare, ako si Nanette Castelo Daza. Happy, happy birthday. Happy 80th birthday. I wish you all the best. Good health, complete happiness, and even more blessings to come. Sana palagi ka nagpumapasyal dito. Meron akong office dito sa City Hall. At syempre, very, very welcome ka.
Thank you very much sa lahat ng suporta ng pamilya mo at palagi mong isipin na mahal kita. Maraming salamat and again, happy birthday, pare. Happy birthday, Lolo and Lolo. Happy birthday! Yes. Happy birthday, Lolo and Lolo. Happy birthday, Tatay! Stay safe! Tatay, happy 88th birthday. Sana maging masaya sa birthday mo. Enjoy mo lang ang buhay. Ano nga ba ang naalala ko kay Tatay na magaganda? Unang-una, yung kasipagan niya sa trabaho, lalo din sa pagtatanim. Tapos, ang pinaka-naalala ko sa kanya ay yung Eskinol. Eskinol sa bag niya. Tinanong ko siya, Tay, ba't may Eskinol ka sa bag? Sabi ni Tatay, tama kasi nag-crush siya sa LTU eh, kaya nag-Eskinol ako. Eh, di meow. Happy birthday ni Tatay. Love you. Happy birthday po, Tatay. Ang mga ariwana po, pag nanganak yung babae, panay na nakabantay yung kanyang asawa, yung lalaki. At pag nangitlog na po yung babae, hihigupin ng ama yung kanyang mga anak. Mananatili sa bibig ng ama yung kanyang mga anak for 50 days. Inilalagay ng ama na arwana ang kanyang mga anak sa kanyang bibig to protect them. 50 days he will not open his mouth. For 50 days he will not eat. For 50 days, he will starve himself for his children. It is a silent kind of love. At pagkatapos po ng 50 days, doon po niya bubuksan ang kanyang bibig at makikita niya po lalabas ang kanyang mga anak. Makikita niya po na parang naiiyak pa yung ariwana. Ang gusto lang niya, no, habang buhay, poproteksyonan niya, aalagaan niya, kahit na mamatay siya, para lang sa kanyang mga anak. That is the love of the father. The love of a father is silent and yet it is always true and real. Hindi ibig sabihin tahimik, wala siyang ginagawa. That is why let us appreciate the silent sacrifices of the father. And let us always remember that we have also God the Father silently taking care of us. Why is it Jesus could sleep in the midst of the storm? It is because of his faith in the Father. And if you have the faith of Jesus, no storm will ever triumph in your life. Wala pong perfectong ama, pero kung walang ama, hindi mabubuo ang pamilya. Pasalamat po tayo sa Diyos dahil ang mga ama tahimik, pero hindi po natin alam ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa. Kung ang ama ay nagloko, kung ang ama ay wala sa pamilya, huwag po tayo mag-alala dahil ang ama natin sa langit, hindi tayo inibig.